para mas matulungan si Juan sa pagbabudget. Target ng pamahalaan na makapagbenta ng nasa 30 pesos per kilo ng bigas pagdating ng Hulyo sa ilang piling lugar. At ayon sa liderato ng Kamara, posibleng mapalawak pa ito sa oras na maamyendahan na ang rice tariffication law. Si Melales Moras sa sentro ng balita. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na posible nang masimulan sa Hulyo ang pagbebenta ng bigas na may halagang mas mababa pa sa 30 pesos kada kilo. Kahapon sa pulong ni Romualdez kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ukol dito, kapwa naghayag ang dalawang leader ng pagkakaisa at pagtutulungan para makamit ang target na ito. Ang kanilang plano, dahil hindi pa maaaring magbenta muli sa ngayon ang National Food Authority sa merkado sa ilalim ng rice tariffication law, sa mga kadiwa center muna sila maghahatid ng abot kayang halaga ng bigas. Ang gagawin po natin lahat, yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Swerte naman din tayo kay lahat ng iba mga commodities na gaya ng manok, itog, asukal, lahat ng iba mga commodities bumabagsak na yung presyo at sa abot kain ng lahat. Dati, sir, nakatali yung kamay ng DA and NFA due to yung certain laws that we have existing. So, meron tayong pinababago sa batas at hopefully ma-pass ng Congress ito para mabigyan ng leeway na mag-intervene ng DA and NFA sa issue sa bigas. Kapag naman nakalusot na ang panukalang pag-amyenda sa RTL, mas mapalalawak na ang bentahan ng murang NFA rice, hindi lang sa piling lugar, kundi sa buong bansa, at hindi lang din sa kadiwa, kundi sa lahat ng pamilihan. Kaya naman, ayon kay Speaker Romualdez, ikinalulugod niya rin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sesertipikahan niya bilang urgent ang panukalang pag-amyenda sa RTL. Dahil sa pamamagitan nito, mas matutuganan din ang problema sa bigas sa bansa. Sang-ayon din dito ang iba pang mambabatas. Ramdam po natin na isa sa mga pangunahing hamon na hinaharap ng ating mga kababayan ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. And amending the rice tariffication law is one sure step that we can have more competitive prices for Filipinos. Gagawin natin lahat, lalo pag sinatify ito ng ating presidente na urgent, tataposin na ito bago magka-sinidia. We also urge our friends in the Senate to take the lead in the Senate to pass the similar amendments para mapaaga itong initiative, yung napakagandang programa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.